Hello mga ka-J-Lovers, ang gagawin natin ngayon ay itong Platinum Kapitan. So ginamit ito mga ka-J-Lovers sa generator nung nakaraang walang kuryente dito sa amin. So ginamit niya daw sa generator tapos bigla na lang nawalan ng power. So tapos may biglang umusok ng amoy, yun na. So ganyan na yan siya, wala na siyang power. So siya nga pala, this is Giovanni B of Electronic G-Lab. So welcome back sa ating channel naman ulit mga ka-G-Labers ko dyan. Ito yung i-repair natin ngayon. So hahanapin natin kung ba't wala siyang power. So ano pang hinintay natin? Let's get started. Siyempre, una natin gagawin ito mga ka-J-Lovers. Buksan muna natin to. So, alisan muna natin ang takip to. So, habang binubuksan natin to mga ka-J-Lovers, kung bago kayo sa aking channel at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell. So, napaka-importanting mahit mo yung notification bell para updated ka kung may bago tayong in-upload na mga video. So, pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video mga ka-J-Lovers. So, ito yung gagawin natin ngayon. Totally no power siya. Dahil kinabit sa generator, malamang may pumutok dito. So fluctuating kasi ang output ng generator. So yan ang hahanapin natin kung ano ba yung tinamaan. So ititest muna natin siya mga ka-G-Lovers kung meron siyang output voltage. So dyan sa connection na yan, dyan natin ititest mga ka-G-Lovers. So dapat meron siya tayong ma-read na 5 volts, 3.3 volts, -12 volts at +12 volts. So yan po yung corresponding voltage na dapat natin ma-read. So itest na nga natin kung meron siyang out. So totally no power talaga siya, no output kasi talaga siya. Wala siyang output voltage. So talagang hindi ito magpa-power, wala siyang output voltage. So test ko sa AC kung may pumapasok na voltage mga ka-J-Lovers. So nakasit na tayo sa AC. So yun natin ulit. Meron tayong to 41 volts AC. So, pasensya na kayo kung hindi pala nakita yung camera, ng camera yung multi-tester natin na analog. So, tinitest ko lang yung switch. So, okay naman yung switch. Pasensya na kung hindi pala nakita. Hindi ko kasi napansin mga ka-J-Lovers. Pero okay yung switch niya mga ka-J-Lovers dyan. So, next natin ay magtitest muna tayo ng ano, ng and DC source. Double check ulit tayo. So wala talaga siya kahit dito sa may diode. So wala talaga siya yung voltage. Kahit dito sa diode tayo nag-test na wala pa rin siyang voltage. So may problema talaga yung
primary nito. So ang gagawin natin mga ka-G-Lovers ay tanggalin natin to. So okay, natanggal na natin siya. So nako po mga ka-G-Lovers, kita nyo yan, nangitim na, nasunog na. So yan o, kita nyo, sabog na siya. So malamang tinamaan yung MOSFET nito, shorted, at yung drive nya. So drive ng MOSFET. So mukhang hindi na natin mapapakinabangan tong power supply na to. So kita nyo, sunog na sunog nung yung SMD type na resistor. So pwedeng sunog na rin tong MOSFET, shorted na rin to, at yung drive nya pwedeng sira na yon. So meron tayong solusyon dyan mga ka-G-Lovers para magamit natin ulit tong ano na to, tong player na to. So yan, kita nyo, sabog na sabog na siya. So malamang shorted na tong MOSFET at may tama tong drive nya. So dahil wala tayong pampalit nyan, spare parts nyan, so may paraan tayo nyan at may solusyon tayo nyan. So tanggalin ko muna tong wire dyan mamaya. So ito yung solusyon natin mga ka-G-Lovers. So ito, universal DVD power supply board. So step by step ko sa inyo ituturo kung paano ko siya gagawin. So paano ko siya ikakabit mga ka-G-Lovers. So una natin muna gagawin ay ititingnan natin yung voltage output nila kung same. So yan, kita nyo, meron siyang ground 5 volts, 3.3 volts, 12 volts at negative 12 volts. So dito meron din, same lang sila. Meron tayong 5 volts, 3.3 volts, positive 12 volts, negative 12 volts. So yung chopper niya, tiningnan ko. So medyo malaki itong universal. So pwedeng gamitin. So ituturo ko sa inyo mga ka-G-Lovers kung paano natin ikakabit yan dyan. Step by step ko siya ituturo sa inyo. So tanggalin ko lang muna itong wire na to, connection. Una natin muna gagawin ay yan, ayusin lang muna natin, ikabit natin siya. Tapos titingnan natin yung unang connection. Dahil yung unang connection ay ground, pangalawa yung 5 volts. So isa-isahin lang natin yan dyan. So unahin muna natin tong ground. So alisin muna natin yung ground, tapos ikabit natin yan sa ground din. So yan, GND. So yan, tanggalin lang natin yan mga ka-G-Lovers. Yan, meron lang yung kasing clip dyan. Tapos ikabit natin yan dito sa ground. Next natin ay yung 5 volts. So pagkasunod-sunod lang natin to mga ka-G-Lovers. Sunod sa 5 volts ay 3.3 volts. Sunod 5 volts, ground 5 volts, ground positive 12 volts, negative 12 volts. So yan ang pagkasunod-sunod ng pattern natin. So meron na naman nakalagay sa universal board ng tag. So medyo fast forward natin to para medyo madali mga ka-G-Lovers.
Bale, ayan na mga ka-G-Lovers, tapos na natin siyang mailagay, maikabit na natin. So, kita nyo, naikabit na natin. So, next natin, yan, kita nyo, dikit-dikit pa sila. So, ang gagawin natin next ay i-re-resolder natin isa-isa yan mga ka-G-Lovers. So, para hindi siya magkadikit-dikit. So, ayusin natin na maigi siya. I-resolder natin isa-isa para hindi rin matanggal. Para hindi magka-short-short. So, once kasi magalaw yan ng konti, kung hindi natin i-resolder, baka magdikit, magsusort yan. So, kailangan i-resolder natin yan dyan. So, yan naman ang gagawin natin na sunod mga ka-G-Lovers. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ikakabit yan. Kung paano natin i-resolder yan. So, kailangan hindi tabing itong connection na to para hindi siya magdikit. Dapat naka-straight line lang siya. So, yan. Tanggalin ko muna itong katabi niya. I-straight line lang natin siya niyan. Tapos, saka natin i-resolder mga ka-G-Lovers. So, dapat hindi ka masyado pasmado. So, ako medyo pasmado ng konti. Pero, na-resolder naman. So, okay. So, next natin ay ikakabit natin tong sunod. I-resolder natin, i-straight line natin ulit na hindi magtabingi. So, tanggalin natin ulit yung isa para makabilo tayo sa pag-solder. Yan. Tapos, ikabit natin dito. Straight line natin ulit. Tapos, solder natin. So, fast forward natin ng konti mga ka-G-Lovers para medyo madali-dali naman. So, habang pinapast forward natin to mga ka-G-Lovers, siya nga pala, kung bago kayo sa akin channel at napadan lang at hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell. So, hit nyo rin yung notification bell para updated kayo kung may bago tayong in-upload na video. So, pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video. So, thank you very much mga ka-G-Lovers sa lagi nyo yung pag-subaybay sa ating channel. Thank you.
Bali, ayan na mga ka-G-Lovers, natapos natin ma-resolder. So, tinignan ko siya ng maigi, wala naman nagdikit-dikit. So, okay naman yung pagka-connect natin. Hindi naman siya nagka-short-short. So, para makasigurado tayo, 100% sigurado tayo. So, ang gagawin natin ay ititest natin to mga ka-G-Lovers. So, ititest natin yan. So, bago natin siya ikabit. So, tingnan niyo yung pagkasolda natin. So, pasensya na kayo sa pagkasolda ko ha. So, kita niyo wala naman siya nagdikit-dikit. May mga spacing naman siya. So, okay na to mga ka-G-Lovers. So, next natin ay ititest natin. So, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin maititest to. Kukunin lang natin yung isang power supply. Yan, kita nyo. Tapos ilalagay natin yan dyan. Tapos ititest natin kung tama ba yung mga connection natin na kinabitan. So yung ground, yung 5 volts, yung 3.3 volts, yung negative 12 volts at yung positive 12 volts. So ititest natin yan isa-isa mga ka-G-Lovers para sigurado tayo na wala talaga siyang kawala. O tamang-tama yung connection natin. So, hindi nagkabali-baling ko. So, once kasi magkabali-baliktad yan, may tendency masira yung pinaka-mainboard ng player natin. So, sigurin lang natin. So, isa-isahin lang natin to. So, okay. Isa-isahin lang natin. So, o na pala sa ground. Hanapin ko lang yung ground. Pasensya na kayo. Tinitest ko lang kung nag-short. Hindi naman talaga nag-short. So, test ko muna yung ground. So, okay. So, pasunod-sunod na tayo mga ka-G-Lovers. It is to. So, okay. So, okay. Mukhang lahat naman ng connection nakakonect ng tama mga ka-G-Lovers. So nasa tama. So nasa tamang position yung connection natin. So okay mga ka-G-Lovers, lahat ng connection ay tama yung pagka-pattern, yung pagkalagay natin dun sa universal. So mukhang okay na to. So next natin ititest ko muna yung mga connection nito kung may nag-short ba. Isa-isahin ko lang mga ka-G-Lovers. So magkatabi-tabi lang yung tinitest ko. So ito yung ground-ground. Talagang magkadikit talaga yan. So okay, wala naman nag-short. So okay mga ka-G-Lovers. So next natin ay ikabit na natin dito sa ano natin, sa pinaka player na natin. So ikabit na natin siya. So plug in lang natin yan. Yan. Ikabit lang natin yan dyan. Tapos ititest natin siya. Sana kumana na ito mga ka-G-Lovers. So sana may natututunan kayo sa ating ginagawa mga ka-G-Lovers. May nakakakuha kayo ng idea. So siya nga pala mga ka-G-Lovers, pasensya na kayo kung hindi ko masyado kayong nasasagot sa mga comment nyo o sa mga PM nyo sa akin, kasi sobrang busy ko ngayon mga ka-G-Lovers sa ginagawa ko. Bukod sa nagbo-vlog tayo, ito nagre-refer tayo, may inaasikaso pa tayong ibang mga gagawin. So medyo busy-busy tayo no? Kaya pasensya na kayo ulit mga ka-G-Lovers kung hindi ko kayo nasasagot sa mga tanong nyo. So minsan pag nababasa ko naman yung comment nyo o yung PM nyo, sinasagot ko naman mga ka-G-Lovers. So pag hindi lang tayo napapagod.
So, tao lang kasi tayo mga ka-G-lovers, napapagod din naman. So, ikabit lang natin to, tapos itesting na natin siya kung gagana na ba siya. So, yun switch, tapos yung AC supply natin, i-ready natin yan, ikabit. So okay, na pwesto na natin siya ng maigi mga ka-G-lovers. So next natin ay dito na magkakaalaman, i-test na natin siya. So kitang-kita nyo naman mga ka-G-lovers, nag-loading na siya, meron na siyang power. So antayin na lang natin kung magre-read na ba siya. So kung wala na ba siyang naepektuhan na iba. So dahil sa kinabit to sa generator yon, nasunog yung power supply niya. So pinalitan natin ng universal power supply para mapagana natin ulit. So okay na siya mga ka-G-lovers. So gumana na siya, meron na tayong 00. So sana meron kayong natutunan sa ating bago na naman tutorial, step by step ko sa inyo tinuro yung paano natin ikinabit yung universal power supply board dito sa Platinum Capitan natin. So thank you very much sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel mga ka-G-lovers. So see you next time ulit sa ating vlog. So maraming salamat, God bless you all, thank you very much.